Isipin mo ang Malaysia po, mga kaibigan, ay hindi muna magpapapasok ng mga Pilipino. Pag sinabi mong mga Pilipino, eh, ano yan? Pati OFW, wala na yan, di ba? Eh, sapagkat tayo daw ay isa sa mga bansa na merong mataas na kaso ng COVID. At kasama dyan sa sinasabing kwanho na yan na hindi mapapapasok sa Malaysia, eh yung pong Indonesia at India, kundi ako nagkakamali. Ha? Mga kaibigan, hindi lang naman pala Pilipinas. Oh. Ah, hindi. Kasama ba sila? The ban will take effect on Monday. Sa Lunes na po ito. And will also cover citizens of India. Ayun, tama tayo. Which has the third highest number of infections worldwide. And Indonesia, the second. Tayo pala number one na, mga kaibigan. Ay, kung tayo na number one, matagal-tagal ito bago malift o bawiin itong ban na ito, ha, para ang mga Pilipino ay makapasok sa Malaysia. Eh ako, kwan eh, sa pantaha ko, ito'y retaliation eh. Diba? Eh, diba nung una pa, nung unang pinagmumumura ni Presidente Duterte ang mga bansa na yan na inaaway na wala namang atrasong nagawa, pati nga Canada, hinamon niya ng gera tungkol sa basura eh. Diba? Hinamon ng gera, diba? Canada, sipin mo, paano ka mananalo ron? Ha? Eh, mga barko natin, mabangga lang ng pating butas. O, paano tayo lalaban dun, mga kaibigan? Puro pinaglumaan yung barko natin. Ngayon, ano sabi natin? Magdahan-dahan kayo. Sapagkat, sa panahon ni Gloria, di ba nangyari na yan? Baka tayo ma-sanction o ma-embargo tayo. Di ba? Oh, eh sa China wala namang mawawala sa atin kundi natin kung atin pong tayo'y maninindigan eh laban sa mga 'yan eh. Ano mawawala sa atin sa China? Sila ang nakikinabang sa atin. Yung mga pipitsugi nilang mga produkto, mga kaibigan, na isang gamit mo lang si Rana. Ayun, nakikinabang sila sa atin dahil tinatangkilik 'yun dito sa Pilipinas. Kahit yun, ipinasok ditong mga produkto na walang buwis na ibinayad sa custom. Mga kaibigan, kaya huwag niyo sasabihin hindi tuloy ang smuggling. Ang smuggling tuloy-tuloy. Katunayan, may mabibili ka sa Divisoria, di ba? Oh, bakit mura yan? Eh, paano? Hindi nga binayad ng buwis yan. Mga kaibigan, kaya pati droga, wala naman tayong napapala dyan eh, sa China. Eh, ang masama, pinapasok na, di ba? Pati communication, labag sa batas yan. Pero gumagamit ng dami. Natatandaan niyo yung PLDT? Di ba? Si Pangilinan. Oh, may desisyon ng Korte Suprema dyan. Mga kaibigan, dayuhan, napatunayang dayuhan, pera ng dayuhan ang ginagamit ni Pangilinan. Mga kaibigan, napatunayan yan sa Korte Suprema. Eh, lilalo ito. Itong bagong oligarch, ng kasalukuyang administrasyon, na si Dennis Uy, mga kaibigan. Kita mo mangyayari dyan. Balita ko nga eh, by December, on or before December, bibigwasan na yung Smart, tsaka yung Globe na yan.
para masarili. Ang makikinabang dito sa ginagawa na online na pag-aaral ng mga kwan ng mga estudyante ngayon, sino makikinabang? China. Mga kaibigan, ha? Dahil sa pagpasok ng third telco na 'yan. Oh, 'yan ang makikinabang diyan. China. Ha? Kaya atat na atat si ano eh. Si Lola. Ang Lola mo, si Bruyones, mga kaibigan. Taintay. Ha? Na magsimula na klase. Malaki kikitain nila eh. Sipin mo yung pagbili ng mga gadget eh. Puro China yan eh. Sa Maynila nga, natawa ko eh. Padideport daw yung inche, kasan? Nakadeport na ba? Mga kaibigan. Tapos eh, the following day, mamimigay daw ng mga iPad, ha? Tsaka mga gadget. Ang dami raw binili ng Maynila. Ano tatak? Huawei. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Kala mo kung sino makapag-English, mga kaibigan. Kaya tayo hindi pinadadalan dito ng pagpapala eh. Kasi akala yata dito nang gagaling ang English eh. Sa Pilipinas, pag nagsalita si Luxin, ang sabi pa eh, dapat daw eh, tanggalin na talaga yung wikang Pilipino na yan eh. Tumutong bastos na ito. Ha? Walang yari eh, no? Ubod, mga kaibigan. Ano tawag mo kay Rizal? Tanga? Gago? Sabi ni Rizal eh, ang hindi magmahal sa sariling wika, ha? Higit pa ang amoy kay Teddy Boy. Di ba, mga kaibigan? Pakasti-kasti lang ano, itsura, di ba? Kaya galit kay Rizal yan. Oh, Kastila eh. Mga kaibigan, ngayon, sipin mo yung wika natin, pati wika natin, pinapatay nila eh. Ang dami nyo nang pinatay sa war on drugs, pati pinatay na nga sa eskwelahan yan eh. Eto naman si Luxin, patay na, gusto niya pa talagang patayin. Ha? Ayaw niya na wika, paano hindi siya marumag Tagalog? Di ba? Hindi niya alam kung gaano kakulay ang wikang Pilipino. Mga kaibigan. Kaya ako, tuwan-tuwa ako pagka nakakausap ko mga Bulakenyo. Nako, ang gaganda ng... May ka, lagi nga, pagka nakakausap ko yung nakikinig sa atin doon sa New York, si Mr. Pajardo. Ha? Ang ganda magkwento noon, mga kaibigan. Pati sa kaugalian ng tao, hindi mo kailangang matutunan sa eskwela ang magandang pag-uugali. Kinukwento niya yung kung paano siya tinuturuan ng magulang niya. Mga kaibigan, yung mga matatandang kaugalian. Kasi alam nyo, maraming magandang mayaman tayo sa kultura eh. Kaya lang, hindi ho pinauunlad. Kumbaga sa yung turismo lang natin, di ba? Mas maganda tayo kaysa sa Thailand. Pero mas maraming turista ang Thailand. Nakita ko na ang beach nila ron. Sano ba beach, mga kaibigan? Malayong malayo sa Pilipinas. Lalo na, eh doon kasi pinipreserve eh. Ha?
sinisinop. Di ba? Eh dito hindi eh. Walang kwenta yan, yung Department of Tourism na yan. Si Bernang Puyat, ha? Mga kaibigan, sa kaya napupuyat yan? Hindi naman sa sex siguro, no, ha? Ba na babanggit natin yan? Eh bueno, mga kaibigan, eh, nasasabi lang ho natin yan kasi mahahawa tayo. Pagdating ng oras, hindi mo napapansin yung mga tabogo ngayon. Yung mga digong nyo, nidigong nyo. Yung mga Duterte-nings pala, nidigong nyo. Eh mga kaibigan eh. Darating ang araw, ganyan na lahat. Iba-iba nga lang ang gusto. Yun ang mahirap sa mga Pilipino ngayon. Namimili ng paborito. Bali ba eh, namimili ng paboritong magnanakaw. Diba? Sa pagboto, ganyan eh. Namimili ng paborito niya eh. Paborito niyang magnanakaw pala, pinipili niya. Oh, sa mga local official lang na pinagbobuboto, di ba? Ala eh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tama ng Lapid Fire! Si Honey Liwanag. Ha? Alam niyo yung Honey, ano yan eh, pag hindi kayo makatulog, pag kumain ka raw ng honey, eh makakatulong yung para makatulog ka. Pero mas maganda kung may katabi kang honey. Biro lang honey ha. Si Ara Esplana. Ayan. Si Rosita DC, nakatropa natin, ha? Sana raw 2 hours na rin sa radio. Eh gusto ko nga 2 hours, ang problema natin, pambayad sa radio. Ito nga, problema pa eh. Nagagalit na nga eh, sinisingil na nga ako eh. ni Elsa. si, ano to, naku. Si Kamaita Basilio ng United Kingdom, nakatropa natin. Eric Partosa, nanonood po from Nevada. Si Rose Isguera. Jerry Valeros from Milan, Italy, nanonood po sa atin. Elmer Catulin. From Crown Point, Indiana, USA. Taga roon pala si Elmer Catulin. Kanina may tumatawag sa atin eh. Hindi naman siya nagsasalita. Mel Karunungan. Erap is the father of corruption. Gloria is the mother. Digong is the family of all corruption. Watching from Windy City, San Francisco yun, mga kaibigan. Si Herman Gumiran, Joseph Oswali, Horacio Imperata, para sa mga birthday celebrant. Ano ba yung Horacio Imperata? Di ba dasal yun? Ha? Sa bayan ko ay isa ang nahihilig. Dito'y wala ang pagkukunwari.
padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga, Benny Tuwatchat! Aking ito'y kailangan pang iwanan.